Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito, Pinakamamahal, ang ituro mo yaong wastong aral, sabihin mo sa matatandang lalaki na sila'y maging mahinahon, marangal, matimpi, matatag sa pananampalataya at pag-ibig at matiyaga. Sa matatandang babae naman, sabihin mong sila'y mamuhay ng maayos, huwag maninirang puri at huwag mahilig sa alak. Magturo sila ng mabuti upang maakay nila ang mga kabataang babae na magmahal sa sariling asawa at mga anak. Ang mga babaeng ito'y kailangan din nilang turuang maging mahinahon, malinis ang isipan, masipag, mabait at masunurin sa kani-kanilang asawa upang walang masabi laban sa salita ng Diyos. Pagbilinan mo rin ang mga kabataang lalaki na sila'y magpigil sa sarili, sa lahat ng paraan. Magpakita ka ng magandang halimbawa, maging tapat ka sa iyong pagtuturo at huwag itong aariing biro. Wastong pangungusap ang lagi mong gagamitin upang hindi mapintasan ninuman ang sinasabi mo. Sa gayon, mapapahiya ang ating mga kalaban sapagkat wala silang maipaparatang sa atin. Sapagkat inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng ayos, matuwid at karapat dapat sa Diyos, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Iingatan ng Diyos yaong masunurin ang lupang minanay di nababawiin. Ang gabay ng tao sa kanyang paglalakad ay ang Panginoon ng upang maligtas. Sa gawain niya ang Diyos nagagalak. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang mabuti gawin masamay itakwil at mananahan kang lagi sa lupain ang mga matuwid ligtas na titira at di naaalis sa lupang minana. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, ipalagay nating kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at nang makakain ka na? Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain ko, pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayon din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita para sa Martes na ito, 32 linggo sa karaniwang panahon. At ang ating ebanghelyo po mula kay San Lucas, bagamat maiksi, ngunit parang nakakapagtaka. Noon, kapag sa unang basa mo sa ating ebanghelyo at unang pakikinig mo, ay parang magtataka ka. Dahil sabi dito ng Panginoon, ay kapag ba ang isang alipin ay gumawa, no, ginawa niya na lahat ng trabaho, ay kailangan ba na magpapahinga na siya kaagad? Hindi, siya ay magsisilbi, magpapatuloy pa rin ng pagsisilbi sa kanyang amo. No, parang
wala man ng konsiderasyon or something like that. At maganda nga rin din po sa atin yon na kapag nakakakita po tayo ng ating mga kapatid, kahit na sila'y ating kasambahay, kahit na sila'y ating empleyado, at nagawa na nila ng tama at magaling ang kanilang mga gawain, ay sinasabi natin na, o sige, pahinga ka naman, o pahinga ka naman, padadalhan kita ng pagkain para ikaw ay makapagpahinga. Ganun ang karaniwang ano, pero parang hindi ganun ang ating ebanghelyo ngayon. Ngunit may kadahilanan po yun. Dahil ang ano po dito ay patuloy tayong magsisilbi sa Diyos, patuloy tayong magsisilbi sa kanyang kaharian, at minsan para tayong may tinatawag na feeling of entitlement. Feeling of entitlement na parang ginawa ko na nga eh, dapat ganito naman. Minsan po, ganyan ang ating pag-iisip, ganyan ang ating pananalita, na porke nagawa na natin ang dapat natin gawin, ang expected sa atin, ay para bang pwede na ako magpahinga at ibigay mo na sa akin lahat ng para sa akin. Sabi ng Panginoon, no. No, ikaw ay magpapatuloy sa iyo. At sasabihin mo nga, kaduhulihan, ay ako'y isang alipin lamang na walang kabuluhan, no? Kaya't ginawa ko lamang ang dapat kong gawin. In English, we are a unprofitable servants. We have done what we are obliged to do. Madalas na rin nating naririnig po yun. At magandang ito ay nakatatak sa atin para anything good that we do and we should do ay hindi credit to ourselves, kung hindi salamat sa Panginoon na nagagawa natin ang mga kagandahan na ating nagagawa. So, dahil doon, nais kong bigyang diin ang dalawang bagay o dalawang salita na mahalaga sa ating attitude bilang Kristiyano. Ang number one is gratitude. Oo, ipagkakaroon ng kalooban na mapagpasalamat. No, lagi tayong appreciative, lagi tayong nagpapasalamat sa Diyos at sa mga tao na nakakatulong at nagdadala ng biyaya sa ating buhay. Huwag po natin kalilimutan ho yun, because it helps us to be positive in something na pwedeng maging negative. Ibig sabihin po ay laging positive ang ating outlook. No? Kapag tayo marunong magpasalamat, na sabi natin ay salamat sa Diyos na kahit dumaan ang bagyo, salamat pa rin at kami ay ligtas. Salamat pa rin na maraming tao ang ligtas. No? And so, yung ganung klaseng positive attitude of gratitude ay sana po laging nasa atin. At ganun din po sa ating pamumuhay Kristiyano. And the other, pangalawang salita na nais kong bigyang diin ay yung humility, kababaang loob. Sapagkat yung ating pagiging grateful ay dapat pumupunta din sa being humble. As humble servants of the Lord, mababa ang kalooban. Lalo na po sa mga kapatid natin ano, na nagsisilbi sa simbahan. Una, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating mga parokya, sa ating mga simbahan, sa inyong mga donasyon, sa inyong mga pagtulong, dahil mahalaga po yun para sa ating Christian community. Ngunit kapag ginagawa po natin yun, sana with humility. No? Hindi po mapagmataas, hindi po naghahanap, kung hindi patuloy pa rin ang tahimik, mababang loob na pagsisilbi. So, gratefulness and humility. Tandaan po natin yan sa ating pamumuhay Kristiyano. Mga kapatid, patuloy niyo pong subaybayan at tangkilikin ang ating Salita ng Diyos, Salita ng Buhay sa YouTube, sa Facebook at sa mga iba pang pamamaraan. At nawa po ay ito'y ating ma-share, ibahagi po natin. Kung kayo po naman ay nasa YouTube, sa Facebook, sana i-share ninyo 'yon, i-like ninyo at ibigay at ipasa natin sa ibang tao nang sila man ay makarinig ng salita ng Diyos at mga pagninil. Mga kapatid, ang Nobyembre po ay buwan na inilalaan sa ating patuloy na pagdarasal para sa mga mahal sa buhay nating yumauna. Kaya nga po, ang lahat ng intensyon na inyong ipinadala bilang mga tagasunod ng TV Maria ay ating ipagdarasal sa oras na ito. Samahan niyo po ako sa panalangin ito. Mahal naming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa buhay, ganun din po sa kamatayan. Sapagkat sa pamamagitan ng kamatayan
ang aming mga kaluluwa at ang kaluluwa ng aming mga mahal sa buhay ay nakakapasok sa iyong kaharian. Kaya nga po, Panginoon, sa buwang ito, idinadalangin namin at itinataas namin sa iyo ang pangalan at mga kaluluwa ng aming mga yumao. Nawa, sila ay iyong tanggapin sa iyong kaharian. Pagkalooban mo sila ng kapayapaan at kaluwalhatian. At naway gantimpalaan mo ang lahat ng kabutihang kanilang ginawa dito sa lupa. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin para sa aming mga yumao. Nawa, sila ay makapiling mo at ng mga banal sa iyong kaharian. Ito'y inihiling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.